Samantala, pinagkukumpiska naman ng otoridad ang kilo-kilong frozen meat na umano'y di maayos ang pagkakasalansan sa isang palengke sa Quezon City. Bagamat mura, may dalang peligro raw ito sa kalusugan ng mga mamimili. Balitang hatid ni Bam Alegre. Nabulaga ang ilang nagtitinda sa iba't ibang palengke sa Navaliches, Quezon City matapos kumpiskahin ang mga paninda nilang frozen meat. Sa surprise inspection ng Quezon City Health Department Veterinary Services Division, 600 kilos na itinuturing nilang contaminated at mishandled meat ang kanilang kinuha. Kapag binenta daw kasi ang mga ito ng nakatiwangwang lang, posible raw itong pasukan ng mikrobyo. Ayon sa mga otoridad, paulit-ulit daw sila nagbigay ng babala sa lahat ng mga palengke na bawal ang bara-barang pagtitinda ng frozen meat. Pero tila walang muwang ang ilang nasitang nagtitinda. Hindi ko naman kasi alam na may sinar, alam ko yung cooler ng... Ayon sa QC Health Department, karaniwang imported ang frozen meat mula Estados Unidos, Canada at Australia. Sa mga palengke, bawal magtinda ng frozen meat na walang freezer. Hindi uubra mga chiller at kailangan may takip ito. Karaniwang mas mura ang frozen meat sa merkado, pero may peligro raw itong hatid sa kalusugan kung ito'y mishandled. May mikrobyo na siya dahil sa pagkakawala niya sa lamig. So, maaari po makadulot ng sakit ng tiyan, ng pagtatae, pagsusuka, dehydration. Ang babala po namin na sana sa mga ganitong kapaskuhan, maging mapanuri po tayo sa mga binibili natin. Hindi po porke mura po ang binibili natin, makakatipid tayo. Pag tayo naman po ay nagkasakit at na-ospital, ganun din naman po ang gagastusin natin. Bam Alegre, GMA News.